May booked flight ka na ba papuntang Singapore at nag-iisip kung paano pagkakasyahin ang naipon mong travel fund? Hi guys! Welcome to another adventure! In today's video, i-share ko sa inyo ang 3 proven tips para makatipid kayo sa upcoming trip nyo sa Singapore. Let's get started! Number 1, bumili ng SIM card instead na mag-rent ng pocket Wi-Fi. Mas makakatipid ka kung ang bibihin mo ay SIM card na bibilhin mo lang one time for this price instead na mag-rent ka ng pocket Wi-Fi na per day ang rate. Ilalagay ko sa description box yung link ng SIM card na binili namin sa Klook. Once na-activated na siya, 15 days ito valid. When I say 15 days, it's 15 consecutive days. And 100 gigabyte yung included na data dito. Sa 7 days naming Singapore trip, hindi namin naubos yung 100 gigabyte. Since most of the time na i-spend mo sa Singapore is more on sa trips lang, sa pagta-travel, paglalakad-lakad, hindi ka naman masyadong gagamit ng data doon, hindi ka naman mag-scroll paghapon sa Facebook, wala naman kayo masyadong time mag-cellphone noon. And also, meron namang free Wi-Fi most of the hotels. Never pa ako na-encounter ng hotel na walang free Wi-Fi. So yung SIM card na binili namin, it doesn't require any activation. Plug and play lang yon. Ibig sabihin, kapag in-insert mo na sa phone mo, automatic gagana na siya. Hindi ka na mag-fill out ng kung ano-ano, hindi ka na mag-register kung saan. Pagka-insert mo, automatic gagana na siya. Of course, we have to make sure na open line yung phone nyo para hindi kayo magka-problema. At ang maganda pa sa SIM card na to, pwede mo siyang i-pick up sa kahit sa ang terminal ng Changi Airport. Pwede sa terminal 1, 2, 3, or 4. Hindi naman kayo mahihirapan mag-pick up kasi meron namang map na nakalagay doon sa voucher. May mga instructions doon kung saan nyo pwedeng pick upin at kung ano yung open hours ng mga shops na pwede nyo pag-pick upan. Number 2, try Singapore Hawker Centers. Ito yung pinaka favorite part ko sa tipid tips na to. Kasi ang laki ng difference, of course, ang laki ng difference ng presyo ng food dun sa Hawker Centers kesa doon sa restaurant. So para may compare namin, we tried both. Ilan sa mga Hawker Centers sa Singapore na na-try namin ay ang Maxwell, yung Laupasat, at Chinatown Complex Food Center sa loob ng Chinatown Complex. But don't worry, kahit mura ang food dito, hindi naman papatalo ang lasa. Super sarap! Dito ko nahanap ang Hainanese chicken at laksa na famous traditional Singaporean food. Nag-try din kami ng restaurant at bar sa Singapore just to compare the price and the food, of course, which you can watch here. Pero mas gustong-gusto ko pa rin balik-balikan ang lasa sa Hawker Center. Super sarap, walang tapon. Meron din kaming tinry na murang coffee shop sa Harbourfront Center bago kami pumunta sa Universal Studios, ang Ya Kun Kaya Toast. Around $5 lang ang set at ang isang set ay may kasama ng drink. Check niyo yung Universal Studios video namin dito. Number 3, use credit card instead of tourist pass or EasyLink card. If you plan your itinerary well, when I say well, I mean pinagsama-sama nyo yung attractions sa magkakalapit lang para sa isang araw nyo. For example, sa day 1 ko, pupunta ako ng Merlion Park, and then after ng Merlion Park, pupunta na ako doon sa The Shops at Marina Bay. So magkalapit lang siya. So when you plan your itinerary well, hindi mo na kailangan ng tourist pass, which will give you unlimited rides sa bus, LRT at MRT ng Singapore. Kasi most of the attractions sa Singapore ay magkakalapit lang talaga. Like, lalakarin mo lang, walking distance lang mostly. Katulad nga ng example ko kanina, yung Merlion Park, tsaka The Shops at Marina Bay, magkalapit lang talaga sila, walking distance lang. Wala kasing MRT station na magdadala sa'yo from Merlion Park to The Shops at Marina Bay, kaya wala kang choice, maglalakad ka lang talaga. Sa experience namin, 3 to 4 times lang kami per day gumagamit ng MRT. And then, isang beses lang, I think, kami nag-bus, yung pumunta kami sa cable car sa Sentosa, which you can watch here. So, para sa akin, hindi masyadong sulit yung tourist pass. Kung hindi nyo pa alam kung how tourist pass works, ito yung pass na bibilhin mo siya for a certain amount, depende kung ilang araw mo siya kailangan. Iba-iba yung price niya. Kung halimbawa 3 days, iba yung price, ibang price pag 2 days, tas unlimited ride na yon. So I think hindi siya masyadong sulit if you cannot make the most out of it. Of course, kung marami kang itinerary sa isang araw or feeling mo gagamitin mo siya ng maraming beses sa isang araw, consider getting this tourist card. So kung may credit card ka naman, pwedeng-pwede mong gamitin yung credit card mo sa MRT at sa bus without any registration required. You can tap it straight from your wallet. Sa experience namin, we tried
Both Visa and MasterCard parehas gumana. Hindi pa namin natatry ang Amex. But if you're unsure kung gagana ba yung card nyo, you can always ask yung staff dun sa station or yung driver dun sa bus kung gagana ba yung card nyo. Pero hindi kami nagka-problema sa credit card namin dun. Number 4, go to free attractions sa Singapore. Aware naman tayo na pag sinabing sa Singapore, magastos dyan. Which is true. And kilala din yung Singapore sa attractions na may mahal na entrance fee, like yung Universal Studios, yung Gardens by the Bay. So, medyo pricey yung entrance fee nila. Pero maraming attractions ang Singapore na walang entrance fee. Unang-una dito ay ang Jewel Changi Waterfall. Pagdating niyo sa Changi Airport, puntahan nyo na agad to. Sasakay lang kayo ng free shuttle bus papuntang Jewel Changi Airport and makikita nyo ng napakagandang waterfalls na to. Pwede nyo i-book yung arrival nyo sa Singapore ng gabi and then yung departure nyo sa Singapore ng umaga or daytime para makita nyo yung waterfalls both ng daytime and nighttime. Kasi parehas maganda. Second, sa labas ng Universal Studios. Kung hindi ka mahilig mag-rides or simply di lang kasama sa budget yung around 3,500 na entrance fee sa Universal Studios, pwede ka pa rin naman magpa-picture ng ganito. Sa labas ng Universal Studios, free lang yun. Bago ka pumasok ng Universal Studios, makikita mo na siya kaagad. So kung mag-MRT ka, sasakay ka lang papuntang Resorts World Station from Harbourfront. So kung mag-cable car ka naman, pwede kang bumaba sa Merlion Station ng Sentosa Line. Kung magbabas ka naman, pwede kang bumaba sa Harbourfront Bus Station and then dun ka sumakay sa Harbourfront ng MRT papuntang Resorts World Station. Third, Singapore River Walk. Maraming sikat na landmark sa Singapore na matatagpuan mismo sa tabi ng river. Walking from Raffles Place to Marina Bay Sands will give you the opportunity na makalapit at makapag-selfie sa Merlion statue. Pero nung time na pumunta kami, walang Merlion statue. At ilang mga magagandang architectures like Fullerton Hotel, Esplanade at ang Double Helix Bridge. Pwede kang tumambay at mag-relax sa tabi ng river at manood ng laser show sa Marina Bay Sands sa gabi. Pag nagutom ka, saka ka lang mapapagastos. Pwede ka sumaglit sa Makansutra Bay wherein you can buy affordable na food. Number 4, the shops at Marina Bay. So, kung nag-explore ka na nga sa Singapore River Walk, madadaanan mo yung the shops at Marina Bay. Isa itong famous na mall sa Singapore, I would say, kasi nasa Marina Bay Sands lang siya. Sobrang shala ng mall na to. Kung naghahanap kayo ng shalang mall, ito na yun. Kasi ito yung mall na merong parang vinis dun sa loob, yung may tubig, yung may parang ilog-ilog dun sa loob. And dito mo mahanap halos lahat ng expensive brands like Chanel, Louis Vuitton, or Balenciaga, and a lot more. Number 5, Super Tree Grove. Sa Gardens by the Bay, may entrance fee ang mga domed conservatories like Cloud Forest and Flower Dome. Pero ang outdoor areas nila ay libre para sa lahat. Like Super Tree Grove, ito yung must visit dahil sa super ganda nitong giant trees. Pwede mo itong puntahan during daytime, pero mas ma-appreciate mo siya pag pinuntahan mo during nighttime. And the last one, Buddha Tooth Relic Temple. Nasa historic district ng Chinatown ang Buddha Tooth Relic Temple and Museum. Ang ganda ng disenyo at may kompletong mga exhibit tungkol sa arts at history ng Buddhism na nagkukwento ng kultura ng libong-libong taon na. Be mindful lang sa OOTD kasi hindi dito allowed ang revealing na clothes kasi ito ay sacred na lugar. Pero kung halimbawa naka-shorts naman kayo or naka-skirt, nagpapahiram naman sila ng parang siyang tela. I don't know how it's called pero nilalagay siya sa ibabang part para matubunan yung babang part ng katawan natin. Walang exemption yun, babae man o lalaki, basta naka-shorts ka, kailangan mong suotin yung telang yun. And bonus tip, kung gusto nyo bumili ng pasalubong before going back to the Philippines, I made a video about shopping sa Bugis Street, which you can find here. And share ko na din doon kung magkano yung mga pasalubong items and then kung magkano yung total na nagastos namin sa pagbili namin ng pasalubong. And also, share ko din yung guide sa airport process pabalik ng Manila. I hope you like this video. If you do, please let me know by hitting the like button and subscribe to my channel for more travel tips, budget, itinerary, and guides. If you have any questions, please drop them in the comments below. I'll be happy to answer all of them. Thank you so much for watching and see you on my next video.